Mga kasabwat, magandang araw sa inyong lahat. Samahan nyo akong magluto ng fried chicken na may sabaw. Ganito ang pagkakatay ng manok. Tagyan nyo muna ng hiwa dito sa may hita. Tapos baliin nyo siya. Diyan siya hiwain. Parang litid niya. Pero hindi litid niya nakuha ko. Pero okay lang naman. Tapos yung leg, tanggalin na yung lalagyan dito. Sigurin natin yung gusto. Okay niya yata ang aking sila. Tapos sa may bandang video, sa may bandang channel. Tumulay natin. Pwede nang natin sa dalawa, pero pwede hindi na. Pwede nang natin para... Yan, ako yung tingkahan na yung tingka-joint. Kailan lang mga kasabot? Ngayon na hiwa-hiwala na ating chicken. Ilalagay natin siya para sa ating bagong menu. Sino ito? Ayun mga kasabot, papakulo lang natin ang ating chicken na hiniwa-hiwa na nga. At pag medyo naluluto na siya ng konti sa ating pagpapakulo, i-ready na rin natin yung ating pagpiprito sa kanya. Opo mga kasabot. Pagkatapos natin siyang ilaga, ipiprito naman natin siya. Ifa-fried natin siya. At pagkatapos nun, igigisa na natin yung mga ating mga ingredients para sa fried chicken na may sabaw. Handa na ba kayo doon mga kasabwat? At yan mga kasabwat, kumukulo na siya. At habang... Ito ang ating mga kailangan. Kailangan natin ng kinchay. Ayan, yung hawak ko. Tapos ngayon, kailangan natin ng chicharo o chickpea. Tama ba? Tanggalin lang natin ng mga dulo-dulo niya. Kasi may mga matigas na ano yan na parang litid. So dapat matanggal yon para masarap ang ating pagkain yan. Ayan. Ganyan lang mga kasabwat. Isa-isang tanggalin ng dulo at kapilang dulo. Ayan. Sabi ko mga sabot, alam niyo naman to, pero might as well pakita ko na rin, diba, sa mga hindi pa marunong. At syempre, kailangan natin ng inangay, yung kinchay. Itong dulo ng kinchay, hindi natin hiwain na malalaki. Madilit lang natin siya hiwain. Yan, ganyan-ganyan lang. Alam nyo na kung para saan yan. At ibang natitira naman, ihiwain natin ng normal size para sa ating pag-isa. Ayan. So yung siyempre yung dahon ng kinchay. Ang yung kinchay, napakasarap talaga sa pagkain nito eh. Ang laks niya magpasarap ng kinakain. Ng ating pagkain. Siyempre meron tayong tingin ng daga. Ayan.
Tenga na daga. Hindi literal na daga, mga kasabot, ha. Yung mga bagong nakakarinig ng term na to, hindi siya sa daga galing. Galing yan sa puno. Para siyang kunja. Kunja siya actually. Nakikita sa mga puno. O sa mga maraming mga anay-anay na lugar. Siyempre ating sibuyas. Hiwa-hiwa lang natin yan. Panggisa. At ang ating bawang din. Nag-hiwain natin ng minced garlic. Ayan. Kompletos ricados, mga kasabwat. At yan nga, ready na ang lahat. Nahiwa ko na ang sibuyas. At ang ating bawang na minced na natin. So, what are we waiting for? Let's go! At syempre, meron tayong ano, yung bulaklak ng saging. Yung nasa gilid. Yung gilid na gilid na yun. Okay, we're ready to go. Bulaklak ng saging yan. So let's bring this. Yan, papakita ko na sa inyo. Ayun, yung sa gitna ng yan. Yan ang ating manok, mga kasabwat. Medyo natuyo-tuyo na siya. So, ahoy na natin siya. Simulan natin lutuin ang ating menu for today! Yay! At iyon nga, mga kasabwat, ilagay natin na isa-isa yung ating pipirituhing manok. Ifa-fried lang natin siya. Yan, ganyan lang siya. Kaya lang natin siya maprito. Ito-toast lang natin siya at ready to go na. At habang ipiprito tayo, mga kasabwat, gumawa ako itong ating mixture. 2 tablespoon of rice flour. Tapos nilagyan ko siya ng paminta, nilagyan ko rin ng toyo, nilagyan ko rin ng konting magic syrup para yung itong gagawin natin ito ay may lasa na kaagad. Kaya pinipiro pa rin natin yung ating manok. See you later! Ayan, medyo pirito na ang ating manok, mga kasabot, oh. Ganyan na lang kaya, wala natin iwaltoy ng iba. Pwede na yan, pirito na yan, oh. Sarap na yan eh. Kasi bright na yan, nilagyan ko na siya ng paminta, nilagyan ko na siya ng magic syrup, nilagyan ko na siya ng konting salt. So ano pa kulang? Pwede na yan. Pwede na kainin yan. Ganyan na lang. Para mabilis na. Kain na agad. At yun nga, mga sabwat, tatanggalin natin sa pagpipiriko ang ating chicken. At yan nga, mga sabwat, tinatanggal na natin ang ating mga pinaritong manok. Para ready tayo sa pag-igisa ating susunod na ilalagay para sa ating fried chicken the mess sa sabaw. Pansin nyo ba yung aking mga dating mga vlog? Ang ingay ng ating panghalo. Pwede natin hinahan ng konting ating apoy. Pwede agad-agad siyang maluto. Dandahan natin ang pagluluto. Hindi kailangan mabilisan ang pagluluto, mga kasabwat. Medyo para marami yung ating mantika. Pero tingin ko okay lang yan. Buwasan natin. Mabuwasan na rin, mga kasabwat, sa dada. Yan, narinig ko may nagsabi, ang dami naman ng mantika. Yan, kaya masyari maraming mantika sa nilililito. Kaya ba ganun din? Yan lang kasi, nandiyan yung sarap ng chicken na ating pinirito eh. Yan, nandiyan yung ating pinikrituhan ng isipatak ng lechong kwari. Yan, pinikrituhan na rin ang ating deep fried chicken. Kaya malasang malasa talaga yan. At ang ating bawang. Yan ba kayo? Okay. Just checking. Yeah, medyo lulutuloy na natin siya ng konti. So, okay na yan. Medyo gusto ko this time itong ating bawang medyo mag-fried ng konti. Medyo mag-brown siya ng konti. Normally, ayoko nang ganun kasi nagkaroon siya ng parang lasang sunod ng konti. Pero this time, medyo parang masarap siya na medyo may konting ganung parang ganong lasa na may parang... At iyon na nga, mga kasabwat, sa hindi ko sukat akalain kung ano nangyari, hindi ko na record ang pagigista ko pa sa ibang ingredients. Pero after nun, bawang nilagay ko yung chickpea o yung chicharo. Pagtapos nun, like after 1 minute, nilagay ko yung tenga ng daga. Tapos sinunod ko yung ating bulaklak ng saging. At nilagay ko na rin yung ating kinchay. At pagkukulunan niya ng konti, nilagay ko na rin ating mixture para mag-thickening yung sauce. Pag-thickening ng sauce, pinakulang natin lang siya ng konting-konti pa. At iyon na.
ilalagay natin siya sa ating fried chicken. Are you ready, Moss of what? Mga kasabwat, ayan na, ilalagay natin ang ating ginawang gulay para sa ating sinabawan na fried chicken. Kita nyo ba? Medyo focus po ng konti. Ay, grabe na to. Ay, grabe na to. Mga kasabwat. Ayan na, may nahulog. Ayan mga kasabwat, actually ito ay menu ng aking mami noong pang mga bata pa kami. Tinanong ko lang kanina sa kanya pa paano gagawin. I hope nagawa ko siya ng tama. Ang tawag ko dati dito ay fried chicken na may sabaw. Kasi dapat medyo may konting sabaw-sabaw siya. And yet, medyo naparaming ating harina na kaya ayan, medyo wala siyang sabaw. Pero pag kayo gumawa guys, medyo may konting sabaw, mas okay siya. Talagang pangkanin siya. Kain tayo. Ito pa tayong kulang. Ito pa yung ating bling bling bling. Bling bling bling. Gumawa dito. So mga kasabat, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe dito sa akin channel, please subscribe ka na. And don't forget to click, not lick, but click the notification bell para makita nyo agad ang aking pang mga bagong-bagong mga videos na darating. At na maagad-agad din nyo siyang malike. Come on guys, like, comment, share, and subscribe na mga kaibigan, mga kasabwat. Go, 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 go!